At nandito na nga tayo mga kapadajon. Ginabi na kaming umuwi. Kahit abo matindi! Malayo, sulit din naman ang aming narating. Ang nakakatuwa nga, maligalig magkwento si kabayan. Kaya yung kaba ko, habang dumadaan kami sa simenteryo, di ko maiwasan talaga na di mag-isip baka biglang may haharang sa amin sa harapan na white lady. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, kapag ginagabi na ang uwi, mapadaan tayo sa simbahan o kahit sa simenteryo, may kakaibang hangin o pakiramdam tayo, di ba? O baka matakutin lang ako. Balik na tayo doon sa kwento. Ito na nga, malapit na tayo sa accommodation namin. Nakakaramdam din kasi ako ng gutom dahil sa sobrang layo ng aming narating na hindi namin namamalayan, dahil itong si kabayan ay sobra talagang magkwento, nakakaaliw din pakinggan. Marami siyang kwento at hindi nauubusan ng kwento. Kahit noong pagpunta namin hanggang pag-uwi, marami pa rin siyang baong kwento. Kaya ito yung si kabayan ay talagang natutuwa kami makasabay sa aming pagbabike o yung aming road trip. So nandito na nga tayo sa aming accommodation. Niyaya ko itong aking kasamahan na si Joel Jusel na huwag munang umuwi. Diretso na muna kaming maghapuna. At dahil kababalik lang galing ng bakasyon itong si Joe at yourself, ililibre muna natin ang pagkain. Kaya ako muna ngayon ang taya. So yun nga, ay nandito na tayo sa aming accommodation sa harapan. Sabi ko sa kanya, diretso na tayo kasi medyo malayo-layo din yung aming kakainan. So dahil itong si Joe at yourself ay matagal ko nang kasama, almost 6 years na kami magkaibigan at magkasama sa trabaho, so medyo kabisado at alam na namin ang bawat isa. Kumbaga, talagang komportable na kami sa isa't isa na magsama sa pag-vlog, sa paggawa ng mga videos, ay talagang kumpante na kami pareho. Kaya nakakatuwa lang dahil pareho yung vibe namin. So ngayon, at ito nga. Gusto na kami doon sa gusto naming kainan. Paborito abo matindi! Masarap na at saka mas mura lang. So, kung samahan kami guys, papunta doon. So nandito na nga tayo sa isang restaurant, ayan, at nagtingin-tingin muna ako kung ano yung makakain natin dito. Habang ay patapos na kanilang prayer kasi Ramadan ngayon, so itong oras na to ay tamang-tama din yung aming pagdating, ay kabubukas lang nila. So namimili muna kami kung ano yung kakainin namin, pero sa tingin ko ay mag-rice lang kami dahil medyo malayo nga yung aming narating, medyo gutom na. So, ayan, umorder lang ako ng kalahati dito kasi iba dito yung ano, pag-order kung isang buo baka hindi namin maubos. Tapos ito yung binili namin, kakainin ay white rice lang at saka yung laham na tinatawag o yung karne ng tupa. Masarap naman. So, yun, tinatanong ako ni Kuya kung ano yung rice kasi may dilaw at saka may puti. So, puti lang yung aming kakainin. So ito yung rice nila, may pasas at saka may itong orange ay carrots. So malasang lasa yung kanilang rice dito. Kahit walang ulam, kaya nating kainin. So ayan, may kasama na rin sausawan, sibuyas na puti at saka sili at saka yung repolyo. So nasa loob yung ulam na yan sa rice, nandyan sa loob yan, no? Makikita nyo.